Welcome sa Movieflix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang film na horror thriller na pinamagatang Brain Freeze. Nagsisimula ang pelikula sa isang golf playground, kung saan ang biotic na kumpanya ay nagkalat sa lugar na may kemikal na kulay green na nagpapanatili ng berdeng damo para matabunin ang niyebe upang ang mga manlalaro ay makapaglaro sa lugar na yun. Pagkatapos ay makikita sa eksena ang community security guard na nagngangalang Dan, na nag-iikot sa komunidad. Isang batang lalaki na nagngangalang Andre na nakasakay habang ginagamit ang kanyang telepono. Muntik na siyang matamaan ni Dan, pinagalitan siya ni Dan, ngunit hindi pinansin ni Andre ang kanyang kalokohan at umalis. Ang susunod na eksena ay nagpapakita ng kanilang nakahiwalay na lokasyon sa Peacock Island, kung saan ang tulay lamang ang nag-uugnay sa kanila sa lungsod. Umuwi si Andre, at sinalubong siya ng babysitter, na nakikipaglaro sa kanyang 2 taong gulang na kapatid na babae. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang ina ay hindi pa umuuwi. Pero parang wala siyang pakialam, samantala, tinawag ni Dan ang kanyang anak na babae, si Pat, upang kumain ng magkasama. Ngunit siya tumanggi dahil abala siya sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, habang naglalaro si Andre sa kanyang telepono, pumasok ang babysitter, at sinabihan siyang alagaan ang kanyang kapatid na babae kahit ang nanay nila ay late na uuwi, at kailangan na niyang umuwi. Si Andre ay nabalisa, tapos umalis na yung babysitter. Sa kabilang banda, abala si Dan sa paggawa ng ilang paghahanda sa kaligtasan. Dahil mahilig siyang makinig sa radio announcer, na nagsasalita tungkol sa mga kalagayang panlipunan at kapaligiran. Naging inspirasyon nito sa kanya para paghandaan ang ilang hindi inaasahang kalamidad. Kinabukasan, gumawa ng juice ang nanay ni Andre, huli na siya sa trabaho, at wala pa ang babysitter. Kaya siya hinihiling si Andre na alagaan ang kanyang kapatid sa halip. Pagkatapos ay ipinakita sa eksena ang mayamang lalaki na nagngangalang Tycoon, masayang nakatingin sa berdeng damo sa golf course, na sinasabuyan ng fertilizer, ng maglaon. Hinitid ni Dan ang kanyang anak sa kanyang trabaho. Pagkatapos nito, dumaan siya sa golf course, huminto siya, at tila nag-aalala at naghihinala sa hitsura ng damo sa kabila ng niyebe. Ilang sandali pa, tinanggap ng Tycoon ang kanyang mga bisita, ang mag-asawa. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa golf syempre, at nasasabik tungkol sa benepisyo nito para sa kanila bago sila tuluyang pumasok sa loob. Kasunod nito, ipinakita sa eksena ang pagkabalisa ni Andre, at nagpupumilit na alagaan ang kanyang kapatid na babae, since wala pa yung babysitter. Samantala, kumakain si Dean ng kanyang merienda sa kotse habang hinihintay si Pat. Sinusubukan niyang tawagan siya, ngunit nagtatrabaho pa rin si Pat sa golf course kaya tumanggi siya. Pagkatapos, tinamaan ng asawa ang bola ng golf, tulad nito umabot sa golf hole, ipinapakita nito ang cycle kung saan nag-spray ang kemikal na fertilizer sa lupa, naglalakbay sa pamamagitan ng tubo, na nakakahawa sa supply ng tubig. Sa sandaling iyon, isang babae ang kumukuha ng tubig mula sa gripo, pagkatapos ay ibinigay niya ito sa lalaki, at iniinom niya ito. Maya-maya, pumunta ang lalaki sa palengke para bumili ng prutas, habang pasulong siya, nakaramdam siya ng kakaiba sa isang segundo, ngunit agad ding bumalik sa normal. Habang papalapit ang lalaki sa kanyang bahay ng kasintahan tinitingnan niya ang sarili sa salamin, siya ay nabigla nakikita niya ang kanyang mga ngipin. Na naging berde, sinusubukan niyang linisin ang mga ito. Pero bigla siyang naging zombie, pagkatapos tumakbo siya sa banyo. Agresibo niyang inaatake ang leeg ng kanyang kasintahan, at siya ay nagiging isang zombie. Samantala, dumating si Tycoon at ang mag-asawa sa kanyang bahay. Biglang tumakbo ang kanyang empleyado mula sa bahay, nagbabala sa kanila. Hinahabol siya ng kanya mga kasamahan na ngayon ay mga zombie. Lumalabas din ang aso, bigla nitong sinugod ang may-ari nito. Pagkatapos nito, ang mga nahawa ang tao ay tumakbo patungo sa kanila. Kaya mabilis na tumakbo si Tycoon at ang asawa sa loob, naiwan ang asawa na naging zombie din, sa kasamaang palad, kinagat ng aso ang asawa sa kanyang binti, habang sinusubukan nilang isecure ang pinto, nagiging zombie din siya, at hinabol si Tycoon. Samantala, tinawag si Dan ng isang babaeng naguulat ang maingay niyang mga kapitbahay, sinuri ni Dan ang bahay nang biglang, sinarado ng mga zombie sa loob ang pinto, ang babaeng naguulat ay naging zombie din, at tumakbo siya patungo kay Dan.
Siya ay nabigla, mabilis siyang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan, at sinubukang makipag-ugnayan sa pulis, ngunit walang tao. Pagkatapos ay tinawag niya si Pat, ngunit hindi siya tumugon. Dahil siya ay nakulong sa isang silid, at inaatake siya ng mga zombie. Samantala, umuwi ang nanay ni Andre. At nagwo-workout para mawala ang stress niya, pagkatapos ay iniinom niya ang kanyang contaminadong juice, at binuhat ang kanyang sanggol. Pagkatapos, bigla siyang natitisod, ngunit nakakalakad ng normal, maya-maya. Habang kumukuha si Andre ng cola sa refrigerator, napansin niyang kakaibang nakatayo ang kanyang ina. Biglang sinubukang salakayin siya ng kanyang ina, takot at nalilito si Andre habang hinahabol siya ng kanyang ina. Kasunod nito, nagmamaneho si Dean ng kanyang sasakyan, habang nag-aalalang sinusubukang makipag-ugnayan kay Pat. Nang tumakbo si Andre palabas ng kanilang bahay, dumating si Dan at aksidenteng nataman ang kanyang ina. Nag-aalala si Andre, ngunit sinabihan siya ni Dan na huwag lumapit sa kanyang ina na ikinalito niya. Bago umalis si Dan, sinabihan niya si Andre na magtago at i-lock ang kanilang pinto. Noon lang isang grupo ng mga zombie ang papalapit, kaya dali-daling hinayla ni Andre ang mama niya papasok sa bahay nila. Samantala, naguguluhan ang mga pulis dahil maraming zombie ang humaharang sa kanilang daan, pumipigil sa kanila sa pagtawid dito. Pagbabalik kay Andre, matagumpay siyang dinadala ang kanyang ina sa kanilang bahay bago sila maabot ng mga zombie, pagkatapos ay inilock niya ang mga pinto at nag-dial sa pulisya, para lamang matuklasan na ang buong lugar ay pinapayuhan na mag-quarantine, pagkatapos ay napansin niya ang kanyang ina na sinusubukang abutin ang kanyang kapatid na babae, kaya hinayla niya ang mama niya. Sa banyo, at ikinulong siya sa loob, samantala, kausap ni Dean si Pat sa telepono, habang nagmamaneho siya papunta sa kinaroroonan niya para iligtas siya, hindi nagtagal, dumating na si Dean, at pagkababa niya ng sasakyan, sinasalakay siya ng mga zombie, ngunit sunod-sunod niyang pinapatay ang mga ito. Kasunod nito, ang tulay na nagkokonekta sa lugar at lungsod, ay binomba upang maalis ang mga zombie. Pagkatapos nito, namatay ang ilaw sa buong lugar. Kinabukasan, kinukuna ng video ni Andre ang mga zombie sa labas gamit ang kanyang telepono. Nanonood siya ng balita, ngunit naubusan ang battery ng phone niya. Siya ay nag-aalala na ang kanyang kapatid na babae ay gutom. Kaya binigyan niya siya ng bote ng gatas, ngunit ayaw inumin ito ng sanggol. Iniisip din niya na gutom na siguro si nanay niya kaya pumunta siya sa banyo nang hindi niya alam na sinundan pala siya ng ate niya. Samantala, napansin ang kanyang ina ang kanyang sanggol at sinubukan siyang salakayin. Kaya inaakit ni Andre ang kanyang ina na lumabas ng banyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang TV, na tumama sa ulo ng kanyang ina at pumatay sa kanya. Pagkatapos ay malungkot niyang hinayla ang katawan ng kanyang ina pabalik sa banyo. Pagkatapos, sinusuri ni Andre ang mga zombie sa labas gamit ang hagdan. Pagkatapos, karga niya ang kanyang kapatid na babae at binuksan ang pinto. Ang pusa sa kanilang bahay ay natakot nang pumasok dahil may zombie kaya hinahabol ng mga zombie ang pusa. At lumabas si Andre at ang kanyang kapatid na babae. Sa kasamaang palad, isang grupo ng mga zombie ang humahabol sa kanila. Huminto si Andre nang nakapaligid na ang mga zombie. Bigla silang hinayla ni Dan sa loob, at iniligtas ang kanilang buhay. Kinilala ni Andre si Dan bilang ang bumangga sa kanyang ina, habang naaalala siya ni Dan bilang isang walang ingat na sumasakay sa kanyang bisikleta. Pagpasok nila sa loob, tinanong siya ni Andre kung paano lalabas ng lugar. Sa kasamaang palad, sinabi ni Dan na walang pagkakataon sa ngayon dahil nasira ang tulay, at hindi sila makatawid sa malamig na ilog. Pagkatapos, nagpa siya si Andre hanapin na lang ang gatas ng kanyang baby sister. Samantala, gumigapang ang sanggol, at sinundan siya ni Andre. Nakapagtataka, ang infected na si Pat ay lumabas mula sa glass room. Nagulat si Andre, at napansin siya ni Pat, kaya sinubukan niyang kumalma. Malungkot na tiniyak ni Dan sa kanya na gagawin ni Pat sa lalong madaling panahon na gumaling. Kaya naman pinapanatili niya ito. Makikita sa susunod na eksena si Michael na nakikipag-usap sa kumpanyang biotech na gumawa ng fertilizer. Hinihimok niya ang mga ito na iligtas siya, ngunit ang ito sinasabi sa kanya na ang mga eksperto ay gumagawa ng pinsala, naguguluhan siya na pinaghihintay siya ng mga ito.
Pagbalik sa mall, sinimulan ni Dan ang isang campfire na panatilihin silang mainit-init. At nakikinig sila sa radyo. Nag-aalala si Andre kapag hindi sila pupunta upang maligtaa ang sinuman mula sa isla, sinabi ni Dan na ito ay dahil natatakot silang mahawan. Kaya tinawagan ni Dan ang radio announcer, at sinubukan siyang kumbinsihin na tumulong, sinabi ni Dan sa tagapagbalita na sila ay mga nakaligtas at hindi nahawahan. Gayunpaman, bagaman ang mukhang interesado ang announcer, hindi siya mapakali at curious sa mga nangyayari, siya ay balisa tungkol sa virus kaya sinabi sa kanya ni Dean na walang sino man ang sumusubok na makipag-ugnayan sa kanila kahit na ang mga pulis. Pagkatapos ay sinasagot ng tagapagbalita na ito ay dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari, at hindi gusto nilang makapinsala sa lungsod ang kanilang mga mikrobyo, si Dan ay lubos na nadismaya dito, kaya agad niyang ibinaba ang tawag pagkatapos nito. Sabik na sinabi ni Dan kay Andre na dapat silang gumawa ng isang bagay at lumabas. Sila ay walang pag-asa na makakuha ng anumang tulong, tinanong siya ni Andre tungkol sa kanyang plano. Sinabi ni Dan sa kanya yon maaari silang magtago sa kakahuyan, ngunit iginiit ni Andre na kailangan nilang hanapin ang sanhi at bakuna. Kaya sinabi sa kanya ni Dan na ang sanhi ay ang tubig kung saan ang virus ay madaling at mabilis na kumalat. Sumasang-ayon si Andre dahil hindi siya umiinom ng tubig at napagtanto na ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya nahawaan. Si Dan at ang grupo ay lumabas ng gusali, tinakpan ni Dan ang ulo ni Pat, kaya hindi siya makaatake sa kanila. Ang mga zombie ay nasa paligid, ngunit matagumpay silang nakatakas gamit ang kotse. Samantala, dalawang babae mula sa biotech na kumpanya ang dumating sa bahay ni Tycoon. Nakatanggap ng tawag ang announcer mula sa babysitter. Itinuturo niya na dapat nilang iligtas ang mga tao sa lugar na hindi infected. Gayunpaman, ipinaliwanag ng tagapagbalita na hindi sila dapat magdala ng sinuman mula sa isla hanggang sa lungsod, dahil maaaring makapinsala ito sa maraming tao at sa buong populasyon. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag, na ikinairita ng yaya, kasunod nito, ang dalawang babae ay lumapit kay Tycoon, at inaakala niyang kakampi niya sila, kaya't sinabi niya sa kanila na sinunog niya ang lahat ng ebidensya, at dapat din nilang tanggalin ang fertilizer, bago siya magtanong tungkol sa lunas. Binaba ng mga babae ang portfolio, agad itong kinuha ni Tycoon at binuksan ang kaso. Habang hawak niya ang lunas at ipinapaliwanag kung paano ito gumagana, bigla siyang inatake ng babae sa likod. Pinipilit siya ng ibang babae na ubusin ang fertilizer. Bago niya siya matamba, kinaladkad nila ang kanyang katawan sa pasilyo, at ang lunas na hawak niya ay nahulog sa lupa. Samantala, dumating sina Dan at Andre sa gusali ng pasilidad ng tubig, pinapasok nila si Pat sa loob, hindi nila siya maaaring iwanan kasama ang sanggol sa kotse. Sa loob ng gusali, may naramdaman si Pat na humihimok. Natumakbo siya, at tumalon sa maruming tubig, sinundan siya ni Dan, at inilabas si Pat sa tubig. Nakapagtataka, may lumabas din na infected na lalaki, hindi niya inaatake si Dan sa kanyang amoy. Sinabi ni Pat na pansin ng zombie si Andre at sa halip ay pinuntirya siya. Mabilis na tumakbo si Andre para sa kanyang buhay, pagkatapos habang hinihila ni Dan si Pat palabas ng tubig, naputol ang braso nito. Labis ang pagkadismaya ni Dan, samantala si Andre ay patuloy na hinahabol ng mga zombie. Sa kabutihang palad, sumakay siya sa kotse bago pa man siya maabot ng mga ito. Hindi nagtagal, lumabas si Dan ng gusali, hawak si Pat at ang putol nitong braso. Tumakbo ang mga zombie patungo kay Dan, ngunit huminto sila habang inaamoy nila ang mga ito. Nasasaktan si Dan sa sitwasyon ni Pat, biglang nakita ni Andre ang damong tumutubo sa bilang braso ni Pat. Kinikilala ni Dan ang ugnayan sa pagitan ng damo at taglamig. Napagtanto niya na ang tao sa likuding sitwasyon ay ang mga golfers. Kaya agad silang tumungo sa golf course, samantala, ang dalawang babae ay dumating sa golf course, at ibinagsak ang lunas sa lapag. Maya-maya, dumating sina Dan at Andre, kinaladkad ni Dan si Pat, habang ginagamit ni Andre ang telepono ni Pat para kunan ang lugar. Dahil tila walang tao ang bahay, binuksan ni Dan ang pinto mula sa likod, at pumasok sila sa bahay. Ikinulong ni Dan si Pat sa isang silid habang pinapalibutan ni Andre ang kanyang kapatid na babae ng mga kasangkapan, kaya hindi siya makakapunta kahit saan. Pagkatapos ay sinundan niya si Dan, at ginalugad nila ang lugar upang mahanap ang lunas. Biglang may napansin si Andre na aso,
Nakapagtataka, ang aso ay buhay pa at humihinga, ngunit naging damo. Tapos umiiyak yung baby, kaya inutusan ni Dan si Andre na pumunta at alagaan siya. Nakita ni Andre na wala na ang kanyang baby sister, hindi niya alam na gumigapang na siya patungo sa hall. Samantala, naglilibot si Dan sa lugar at nakarating sa basement. Nakakagulat, nakahanap siya ng mga time bomb na itinakda ng dalawang babae para sirain ang buong ebidensya. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Dan at nagpupumilit na kumilos dahil marahil ay nakainom siya ng tubig mula sa pagligtas kay Pat. Siya ay humihina at nahawahan ng fertilizer, ngunit matagumpay na napahinto ang timer. Kaagad, naabisuhan ang mga babae at tumungo sa bahay ni Tycoon upang suriin. Pagpasok nila nakita nila ang sanggol na nakaupo, ang isa sa mga babae ay nag-aalok sa sanggol ng fertilizer at hinayaan siyang kumain nito. Ngunit nang marinig nila ang pagtawag ni Andre sa kanyang kapatid, nagtago sila. Pagkatapos, masayang hinanap at kinuha ni Andre ang sanggol. Habang naglalakad sila sa hallway, kinukulong sila ng mga babae. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit sinakal siya ng babae sa likod, habang sinusubukan siyang pakainin ng isang fertilizer. Ngunit biglang naging zombie ang sanggol at kinagat siya. Biglang sumulpot si Dan, ito ay nagpapahintulot kay Andre na itulak ang ibang babae patungo kay Dan, at kinakagat siya nito. Kasunod nito, humakbang si Andre sa lunas na ibinagsak ni Tycoon. Nabasag ito at naglalabas ng ilang usok na nalanghap ni Dan at ng sanggol. Gayunpaman, sinubukan ni Dan na salakayin si Andre, ngunit dahil kasama niya ang sanggol, huminto siya. Samantala, ang dalawang nahawa ang babae ay nagbabaril sa isa't isa gamit ang kanilang mga baril na nagtapos sa kanilang mga buhay. Ginagamit ni Andre ang phone ni Pat, kinukuha niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid na babae upang humingi ng tulong. Ang kanyang video ay umabot sa balita, pinapanood ito ng yaya at naaawa. Samantala, muling nagsalita ang radio announcer tungkol sa paglutas ng problema sa pamamagitan ng amputation. Pinapayuhan niya ang mga pampublikong opisyal na mag-cut off upang iligtas ang mga tao. Kaya ang susunod na eksena ay nagpapakita ng hukbo na pumunta sa isla sa pamamagitan ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Dinadala ni Andre ang kanyang kapatid na babae, nasa sabik siya, umaasang mailigtas, ngunit habang papalapit siya sa kanila, nakita niyang gumagamit sila ng flamethrower para pumatay ng mga zombie, isang normal na tao ang tumatakbo patungo sa kanila at humingi ng tulong, ngunit pinatay nila siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Andre na hindi sila tutulong, habang umiiyak ang sanggol, nagmadali siyang magtago. Samantala, bumalik sa normal ang hitsura ni Dan dahil sa lunas na natapakan ni Andre kanina. Dumating ang hukbo sa kanilang lokasyon at hinikayat niya sila na magiging okay si Pat. Ngunit hindi sila nakikinig, sinunog nila ang kwarto at umalis. Naglalakad si Andre malapit sa ilog, karga ang kanyang baby sister, na bumalik na rin sa normal. Ilang sandali pa, dumating ang babysitter at ang kumpanya sa pamamagitan ng bangka, at iniligtas sila. Sabay-sabay, ang radio announcer ay nanonood ng balita, kung saan ang publiko opisyal na pag-uusap tungkol sa kung paano nila inalis ang virus. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ni Andre na ibinabato ang braso ni Pat sa tubig, isang isda ang kumagat dito, kung saan ang isda na iyon ay nagiging zombie.